Oh, first time. Yes, guys. Today, yeah. So, gagamitin natin tong ating phaser. So, first day niya sa akin. And gagamitin ko siya first day of work. Ito, testingin natin siya. So, medyo naninibago pa tayo kasi nga dala-dala natin lagi is mga Scoot, NMAX, Super Say 125 na Kinko, Mio Soul, saka yung Honda Beat, kasi Skyline. So, today, matagal-tagal na rin akong hindi nakakahawak ng the clutch and the cambio. Itong FCA na to, ha, matagal ko na talagang pinapangarap. So, ngayon, sasama ko siya sa trabaho, te-testingin natin siya. Although, ano, malakas na loob ko kasi nung mga nakaraang araw nakuha ko siya, may mga dapat ipaayos lang. Some minor, ano lang naman, replacement, repair. Kasi nga, yung oil seal niya sa shock, medyo may tagas, hindi pwedeng pabayaan kasi baka magkaroon ng gasgas yung tubo. And then, yung master, ano niya, yung brake master niya, lagaya ng brake fluid dito sa bandang kanan eh nag-corrode na. So ngayon, nadala ko na siya doon sa pinagpagawa natin kay Doc Bert Mora, yung kilalang gumagawa ng mga FCA. Kompleto din daw yung gamit doon. So, tinry natin. So, today, dahil nga na-ice siyang mabuti, na-tune up, napalitan na yung mga dapat palitan, gagamitin na natin siya pang walwal. Although hindi pa tayo pwedeng masyado magwalwal kasi nga first hand pa lang natin. So kakapain muna natin mabuti. So tignan natin kung hanggang saan yung makakaya ko, kung ano yung pwede kong magawa. Kung may walwal natin ng onto, di sige. Makuha man lang natin yung unang top speed niya sa first day use ko. On the way po tayo ngayon sa work ko. Kasi na-drop by natin si Chu sa bahay nila. Kaya siya yung naka-Mio 1-2. So yung Mio Soul na yan, nirepaint ko yan. Pero same color pa din. Tinanggal ko yung sticker niya. Although yung sticker niya sa harap, wala na sila na talaga. Dahil sa mga gasgas na gasgas. So nakira na lang sa akin. Ayan. After nito, walwal mode na tayo kahit pa paano. Let's see guys, let's see. So, here it is. Na, pababa na tayo. So, solo na natin. Ayatin na natin sa bahay si Chu. Testingin na natin guys. Kung ano ang kaya natin sa unang araw. Talaga na surroundings. Sana matapos na talaga itong video guys. Kasi gusto ko na rin sa Sierra to. At matesting talaga sa mga cornering. Gano'n siya kasarap gamitin. So yung handlebar natin, pinalitan ko na. Mas pinataas ko. Kasi nga, nakita ko nakalagay sa specs niya. Siya ay isang adventure touring bike. Akala ko nga sports bike siya kasi nga sa unang tingin mo sa harapan akala mo sports bike, pero pag nakita mo yung pinaka scale niya, tama, pang touring na siya, parang adventure. So yung mga modes natin yan, may mga papalitan tayo tires, mayroon darin lang tayo crash guards para magmukha siyang touring. Pipanking tayo dito guys kasi meron ditong ano, meron ditong paliko, isang malaking curb. Testingin natin paano tayo maglilin ng mabilis yung sarap natin pero huwag tayo magpagkarela. Baso net lang. Ini bago lang pa. Hindi bago pa tayo. Medyo mataas ka.
kasi ito compared sa mga scooter. Pero syempre, pag tagal-tagal, na ano na rin natin ito. Mamamaster na rin natin. Guys, dapat ang ginagawa natin. Kung may nakita na tayo parating, hindi na tayo masyadong overtake, lalo na magigipit tayo. Ratrat, ratrat. Masarap guys. Masarap yung handling. Kapag nililid mo siya, kapag nag-accelerate ka, parang itinatayo ka niya ulit. Kaya kapag ka nag-accelerate ka ng paligo, at ihiga mo siya, walang problema guys. Pag hindi mo siya kinontra, kusa siya umaangat. Sarap! So, talaga ibang iba talaga. Yun ang kaibahan talaga kapag ang gulo mo makapal. Napaka-smooth niya guys. Lalo na ngayon. Ha! Woo! Smooth talaga siya. Bago ano kasi, tune up. Pinalitan na rin natin yung rectifier kasi parang ever since hindi pa napapalitan yung rectifier. Nakaka 30,000 na tayo. So, pag hindi na pinabayaan natin, kasi lumalampas na siya ng 14.7.0. Umaabot na siya ng 18. So, nung na-check, marami sa akin, gusto na palitan. Siyempre, ako naman, gusto ko. Buti na lang. Meron pa tayo natitira. Hindi naman mahalaga na. Light. Tay lang natin mag-green. So, itong lugar pala na to na nakikita natin is ito yung Balagtas. Parang sa Marikina. So, check ko dito pababa yung manubela natin kung naka-align, kung walang kabig. Bitawan ko sandali para malaman natin kung saan ano, papaling. Guys, diretsong diretso, napakasarap. So, talagang kapapalit lang din ang langis niyan, guys. Langis lang siya. Subukan natin kumatrat sa mga open, sa safe area. Marami rin kasi ano dito eh, intersection, kaya hindi tayo makapag full speed. So, nakikita niyo yung double yellow, solid yellow lang. Kaya may ganyan kasi nga medyo prone dito ang accident. Pwede mo naman siyempre umuulit pa kahit paano. Kung pwede naman talaga kung clean na clean tulad dito. Kulit ko no? So guys, yan. Subukan natin magbigay pa ng speed habang lumilipo tayo. Wala akong nakikitang alog sa truck. Wala akong nakikitang dulas. Wala akong nararamdaman. Ayan, nasarap. Baking tayo. Dito guys, marami na aksidente dito. Ayan. Itong part na to. Sarap nyo guys. Sarap pili ko. Wala akong masabi. Whoops! Wala ako, tutuloy. Nadali na rin ako dyan. Ngayon bayanan namin yun. Kailangan natin yung matrat. Pero kailangan safe lang. May precautionary measure pa rin naman tayo. Pag may nakita ka na sasakyan, visible na sa mata mo, slow down ka na. Kapag nagkaroon ng open, accelerate. Kung may nakita ka na nakaharap pa sa'yo, wala. Yuhuu! May naabangan akong street dito, so makikita nyo maya-maya. Doon, pwede tayo mag-top speed. Kasi mahaba-haba yon, tapos isa lang intersection. Dito, medyo maluwag, although maraming intersection. Dito pwede baka magkabulagaan, may aksidente tayo. Sarap pili ko, oh. Okay, spice pa. Diba? Sarap. So, mapraktisin kong mabuti para sa likuan, eh, kung isang lane lang tayo dapat, doon dapat. Hindi po pwede yung
liliko ka ng mabilis, tapos mapupunta ka sa kabilang lane, bangga abutin natin. Ito na guys, malapit na tayo sa sinasabi ng space. Yes! Ano ba no? Kasi medyo nalulula pa ako guys, pasensya na. Alam naman natin na may speed limit din tayo, o sumusobra talaga tayo minsan kapag may mamadali at malulula. Pero ba dito? Ay shit. Meron sa sakin. Sarap sana dyan guys. Ito, itong kaya ako binagalan kasi na ano yan eh. Pwedeng bumanking dyan. Yan ang problema. May gas mo tayo. Ito to. Nasarap to eh. Dalawang banking to guys. Left and right. Kanya nga lang. Merong obstruction. So, merong sasakyan. Madalas dito guys. Humihinto pa talaga ako dun sa bago pumasok para makapag-banking-banking lang, makapag-test ride lang. So kapag may sasakyan, wag, delikado. Oops, to. Ito na guys. Ito na yung street na sinasabi ko. Ito yung Rio Fernando. So dito ako madalas mag top speed, lalo na pag maluwag. Okay, ready? Set. Go, go! Rat ang pasaway! Rat ang kasabay! Ang baduy na lyrics mo! Diga, pwede lumiko. Pwede ka naman dumiretso. Pangit ang kanta mo. Hey guys, i-hit natin kung anong kakayanin. Isang da! Okay, kita nyo? Nandaan tayo within 27 seconds. Although kasi meron kasi intersection doon kanina, pero kung isang stretch yan, siguro mas mababawasan pa natin yung time para ma-hit natin yung lap. So, malapit na tayo sa ating work. For now, ito muna. Yeah. Sarap! Sarap talaga. Sarap. So, pag-akit ako ng marilake, close cool it. I'll make another video. But today, ito lang muna. Woohoo! Sarap talaga guys. So, siguro hanggang dito na lang. At keep on watching lang. And sana huwag ma-board sa video natin. Pero, share ko lang sa inyo para masaya-saya. Kasi masaya lang din ako. So, here we go. This is it. Time to say goodbye and bye-bye. Nakakatropa, kamot-mot. See you again and